kaibigan niya po yan na matalik at cabinet member, advisor, na sabi niya habang ginagawa itong Senate hearing ay naka-pintanel, gumamit ng pintanel itong si dating Presidente Tikom. Kaya ganyan po ang nangyari. Lalo't nakatik ng pintanel itong si Tikom, hindi ho mapigilan ni Senador Coco Pimentel. Ah, sasabihin, napansin niyo ho ba? Sasabihin ni Tikom, uubo lang ng konti si Tikom. Abay, magugulat si Senador Coco Pimentel eh. Sasabihin niya, oh, may sasabihin ka? May sasabihin ka? Dating Presidente Tikom? Ganyan ho ang nangyayari. Heto, makakatayo, hindi ko lang yun sa oras. Ang resibo na gumagamit at bangag sa pentanel nung naganap na hearing diyan no sa Senado itong dating Presidente Tikom. Ito po mga mahal kong taga-subaybay. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, nako ho, ay mayroong lumantad upang magpatunay na itong si dating Presidente Tikom ay bangag ho sa pentanel habang nandiyan ho sa ginanap na hearing diyan ho sa Senado. Nakalipas ho ang ilang araw. Kung magugunita nyo po mga mahal kong taga-subaybay, ito pong si Tikom ay grabing magmura diyan ho sa Senado during the time ng hearing. Nagwawala at ayaw pong pigilan naman nitong mga kakampi nilang senador at kahit itong namumuno sa hearing ay hindi ho mapigilan. Naninigaw pa ho eh. Talagang nalilisik ang mata nitong si Tikom. Data po at sa puntong ito and connection and relation tungkulo dito sa ating tinatalakay ay mayroon nung lumantad na kaibigan niya. Matagal niya na ho itong kaibigan at ginawa niya pang advisor, cabinet member. Mataas ang posisyon ito at napakatagal niya na hong kaibigan ito na lumantado na pinapatunayan niya na itong si dating Presidente Tikom ay bangag sa pentanel. Gumamit muna ng pentanel at nang sa ganun no, malakas ang loob kahit magwala o diyan sa Senado ay talagang hindi ho siya mangingimi na gawin dahil under bangag nagkaroon po ng paggamit ng pentanel according ho dito sa lumantad na pinapatunayan niya itong si dating Presidente Tikom ay bangag. Nako ho, ay kaya pala naman ito ay hindi mapigilan. Bago ko po ibigay sa inyo mga mahal kong taga-subaybay itong resibo na nagpapatunay according dito sa kanyang kaibigan. Kilalang kilala niya ho ito. Itong kaibigan niya na ho ito at advisor pa niya noon at naging cabinet member ho. Malakas na tao ho ito na nagpapatunay sa kanya. Bago ko po ilahad sa inyo yan ay gusto ko muna ang padaanan. Dalawang tao lang, itong si Coco Pimentel, senador, at itong senador Jinggo Estrada. Kaya sila ho, itong si Coco Pimentel, ang pinakang head. Siya po ang chairman na ginanap na hearing diyan no sa Senado na walang kakwenta-kwenta. Kaya ang dami yung nagre-reklamo. Taong bayan nagre-reklamo. Matataas na tao, ilang politiko na kahit ang Senate Presidente natin na si Chis Escudero ay nagre-reklamo sa kanyang galawan na hindi ho kaya at nangibabaw ang pagiging
tagapagtanggol nitong Senador Coco Pimentel kay Digong. Kaya ganyan po ang nangyari. Lalo't nakatik ng pintanel. Itong si Digong, hindi ho mapigilan ni Senador Coco Pimentel. Napansin nyo ho ba? Sasabihin ni Digong, uubo lang ng konti si Digong. Abay, magugulat si Senador Coco Pimentel eh. Sasabihin niya, may sasabihin ka? Dating Presidente Digong, ganyan naman nangyayari. Ulitin ko, sasabihin ni Digong, abay, magugulat si Senador Coco Pimentel, may sasabihin ka, Senador? Dating Presidente Digong? O, kita niyo, ubo pa lang. Ubo pa lang ng kaunti, nagpa-talaga magugulat si Senador Coco Pimentel. Nako, papiyaw pa lang ho yan, mga kaibigan. Dito mo, batay ko lang yun sa oras. Dito muna tayo. Ulit, madalian lang. Kaya Senador Jinggo Estrada. Alam niyo, ang inimbestigahan ni Jinggo Estrada dito ay itong si Laila de Lima dahil gumaganti siya. Dahil nung nakulong, itong si Jinggo Estrada ho, ay mayroon po ditong ika nga po'y alitan itong si Laila de Lima between Jinggo Estrada dahil Secretary of Justice po noon. Itong si Laila de Lima, kaya data po at gumaganti itong si Jinggo Estrada. Hindi dapat po yun, di ba? Ibang usapin na yun eh. Kaya ang ginawa ni Jinggoy ay ang inimbestigahan at diniin sa maling patakaran itong si Laila de Lima. May kinu-question ho siya. Okay pa, daan lang po yun, mga mahal kong taga-subaybay. Heto, makakanta yun, hindi ko lang yun sa oras. Ang resibo na gumagamit at bangag sa pentanel nung naganap na hearing diyan sa Senado itong dating Presidente Digong. Ito po, mga mahal kong taga-subaybay. Kilala nyo ito. Buhato dito kay Ramon Tolpo. Ito ang sinasabi niya. Nasaan ha? Andali lang po ha. At ating hanapin. Ito po. Ito po ay post ni Ramon Tolpo doon sa column niya na sinasabi nga niya ay ito. Kawawa naman si Digong, more likely he was under sedition of pentanyl, a mind-altering drug nang humarap siya sa mga senador. Nako po, ay nagkabistuhan na po mga mahal kong taga subaybay. Ito pa, inamin niya minsan na gumagamit siya ng pentanyl, which is very addictive, upang humupa ang matinding pananakit sa kanyang katawan. Ito pa, mga kaibigan, di niya alam ang kanyang pinagsasabi. He was saying that we are self-incriminating. Ay maliwanag ho yun. Hindi ka ho nagkakamali. Ito pa, kahit edad niya ay hindi niya alam. Siya ay 79 at hindi 73 na sinasabi niya sa Senado. Si Sal Panilo, ang dating presidential legal adviser ni Digong, ay halatang squirming his seat pero nagpakita patay ng patay mali siya. Wala ho tayong maasahan diyan kay Panilo. Isang nasubran ho din ang talino yan. Ayon pa rin ho dito kay Ramon Tolpo, pwede ba yung kahit na anong justification ng mga mamamayang tao kung totoo man ang sinabi ni Digong na ang kanilang pinatay ay mga kriminal, ay murder pa rin ang ginawa nila? Kung ako sana ang tinanong ni Digong kung dadalo siya sa hearing sa Senado, pinayuhan ko sana siya na wag dahil masisira siya. Anong klaseng mga advisors ito na kay dating Pangulong Duterte? Mga kaibigan, yan po ang pusakulong ni Ramon Tolpo. Ayan o. Pwede niyo pong bisitahin ang kanyang kulom. Pasensya na po. Naku ay namamalat. Maliwanag po, mga kaibigan, diyan na according ho kay Ramon Tolpo, dating kaibigan niya po yan na matali at cabinet member, advisor, na sabi niya habang ginagawa
itong Senate hearing ay naka-pintanel, gumamit ng pintanel itong si dating Presidente Tikong. Any reaction, mga mahal kong taga-subaybay? Diyan no, sa comment section, inaanyayaan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Nako ho, ay kahit ho, ang ating Presidente Marcos ay hindi naman po lingid sa inyong kalaman na itong si dating Presidente Digong ay isang bangag din at gumagamit ito ng pentanel na kapag nasusubrano ay hindi alam halos ang ginagawa at kung ano-ano ang mga pinagsasasabi. Alright, maraming salamat po. Yan muna ang latest update. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. At diyan po sa comment section, inaanyayaan ko po kayo kapag may pagkakataon, pwede po kayong magbigay ng anumang public opinion, pwede po kayong mag-share ng video na ito. Ah, palambing ho sa akin pong second YouTube channel, Andy's Vlog din ho. Pakisubscribe din po. Nandiyan po ang link sa comment section, i-click nyo lang po. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Please subscribe my main YouTube channel, ito po yun. Bye-bye, palakpakan.